Magandang araw mga viewer at subscribers. Tayo ngayon ay papunta sa SM Mall of Asia o MOA. Ito ang Pasig River mula sa ibabaw ng Guadalupe Bridge na naghihimlay sa mga lungsod ng Mandaluyong at Makati. Nandito din sa ibabaw ng tulay ng Guadalupe ang bus stop ng EDSA Carousel. Libre ang pagsakay sa mga bus ng EDSA Carousel o yung mga city buses na dumadaan sa kahabaan ng EDSA nitong umiiral ang MBCQ, MGCQ, at GCQ sa NCR Plus. Nang narating ko ang MOA ay napansin natin na medyo kaunti na lang ang mga tao kumpara noong bago magkaroon ng pandemic. May mga kainan at tindahan din na sarado. Maging ang By the Bay o yung parke sa likod ng MOA sa tabi ng Manila Bay ay sarado din sa publiko. Naalala ko dati na ang kinatatayuan ng MOA ay bahagi ng Manila Bay. Tinabunan ito ng lupa at mga malalaking bato para maging reclaimed area. Makalipas ang ilang oras ng pag-iikot ay kumagat na ang dilim. Budyat na para umuwi. Muli akong sumakay sa libreng sakay pabalik sa monumento. Masarap para sa mga mananakay ang free ride. Nakakatipid. Pero may mga nawala naman ang hanap buhay gaya ng mga kapwa-konduktor sa city operation buses na walang biyahe habang may umiiral na free ride. Ito naman ang karaniwang eksena sa aming barracks. May naglalaro ng online games, may nanonood ng TV, may naglalaba, may nagpapahinga, may nagkukwentuhan, at iba pa. Mainit ang panahon, kaya naman kinakailangan nating uminom ng maraming tubig upang hindi ma-heatstroke at maiwasan ang pagka-dehydrate. Maging ang mga alaga nating hayop ay kailangan din nating painumin ng tubig. Samantala, ang ating Digiman at TikToker na si Driver Michael Maxilom ay nakasama natin kamakailan sa isang internal project ng kumpanya para sa vaccine awareness campaign. Dahil sa kaunti pa rin ang ruta at pinapayagang biyahe, kami ay pansamantalang pinapaduty bilang porter sa mga drop-and-go terminals sa buong Luzon. Kasama rin ang mga konduktor, maintenance, at iba pang driver mula sa iba't ibang terminal ng Victory. Sakali namang magbalik ang maraming biyahe sa mga ruta, kami ay muling babalik para mga konduktor. Palitan po kada linggo ang mga shift ng mga regular na empleyado na nagpo-porter. Kapag natapos ang shift ng isang grupo, ay may ibang grupo na naman ang papasok. Habang wala pang mga cargo bus, ay aming chine-check ang mga bagahe kung tama ang nakadikit ng mga sticker sa pagpapadalhan at iba pang detalye tulad ng recipient at destinasyon nito. Sakaling may hindi tugma ay agad namin itong aayusin para maiwasan ang pagkaligaw ng mga padala. May mga araw naman na magaan at mayroon din namang araw na mabibigat ang trabaho. Depende sa dami at bigat ng mga padala. Minsan, sa dami ng mga padala ay hindi ito nagkakasya sa iisang bus lamang. Kaya nagpapadaan pa ng ibang mga bus mula sa mga terminal para maikarga lahat ang mga bagahe sa aming terminal at maiwasan ang magkaroon ng backlog. Kapag hindi ito naikarga, papunta sa kani-kanilang mga destinasyon, kinabukasan pa ulit ng gabi ito maaaring maikarga.
Sa mga bumabiyahe ng kargo at mga driver na mamasada, maging ang mga konduktor naman, ay 15 days ang palitan. Ginagawang salitan ang palitan para lahat ng mga nais mag-duty ay makapasok. Hanggang kaunti ang biyahe, mananatiling limitado rin ang biyahe at pasok ng aming opisina at maintenance department. Si Ronel, na konduktor sa Cabao Terminal, ay ngayon ay nagpo-porte pansamantala dito sa Caloocan Terminal. At si Erwin naman, na konduktor dito sa Caloocan, ay nagbabiyahe ng Caloocan to Apalit. Ha? Oo. Yan, pauwi na sila. Sila ay pauwi na dahil natapos na ang kanilang shift at maghihintay ulit sila sa kanilang susunod na schedule. At pagtapos ng trabaho, hindi may iwasang mapagod at magutom. Kaya lang, wala nang makainan sa gabi. Kaya ang takbuhan namin ni Arnel ay ang convenience store o kaya ang mga lugawan sa labas. Si Arnel naman ay konduktor sa Pasay Terminal, na ngayon din ay nag-duty pansamantala bilang porter. At kahit anong bigat o hirap ng buhay, basta tayo ay tulong-tulong sa ating trabaho, magiging magaan at masaya ang lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pag-aantay at sa patuloy na pagtangkilik sa Andy Raff Channel. Subaybayan at maging updated sa pamamagitan ng pagsubaybay sa aking mga social media accounts. Maging ligtas, isuot ang face shield, face mask, magdala ng alcohol at huwag kalimutan ang physical distancing. Manalig, magdasal at magtiwala sa Panginoon, malalampasan din natin ito. Hanggang sa susunod na episode, ito po ang inyong konduktor na vlogger pa, Andrew T. Raffanov ng Anti-Raff Channel. Maraming salamat po.